Son of God and living word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Wonderful.
Kalau obatmu amat
kalungobanmu ang magaling sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa'yo habang buhay, ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay niyo, hininga niyo. Pagkakataon niya yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. At talaga naman, di talaga, secondary lang talaga ang yung maging busy ka doon sa arka na ginawa ni Noah. Kasi ang pinakamahalaga ay ang magkaroon talaga ng intimate relationship doon sa sinugo ng Diyos, si Noah. Sa ating panahon, ang larawan ni Noah ay ang lingkod ng Diyos. Sa ating panahon, ang larawan ng arka ay ang lugar o ang simbahan o ang organisasyon. Pero alin ba talaga, sila ba ay kapwa parehong mahalaga? Yes. Pero dapat alam natin ang sino ang mauna, sino ang mataas, sino ang... Kaya marami ngayon busy sa ministry pero hindi busy sa Diyos. Kaya napakalaga na itong kasunod nating topic, nung mga nakaraan, pinag-usapan natin yung sinasabing, alam mo, karunungan at kaalaman laban sa gitna ng mga hamon sa buhay. Yun ay apat na series. Ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin yung ongoing to perfection. Ongoing to, kasi tayo ay talagang nasa katawan, but tayo ay nasa spirito. Kaya nga, to be in heaven is to be in spirit. To be in the spirit is to be in heaven. And to be in heaven is to be in the spirit. Kaya maalala nyo po, kung mapapansin nyo po sa King James Version, dito maunawaan po natin, sa King James Version, mga kapatid, nang kinausap po si Nicodemo ng Panginoon sa John chapter 3, verse 13, ang sabi doon, mga kapatid, sa verse 13 na, no one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man. No? No one, no, the Son of Man who is in heaven. No, hindi sinabing who is from heaven. Kasi ang kausap ni Nicodemo, nasa harapan niya si Jesus. Na ang sabi who is in heaven, hindi sinabing who is from heaven. So, ang heaven nasa earth. Naalala niyo po sa Acts chapter 7 na yung si Stephen,
habang siya ay binabato, nakakonekta siya sa langit. Nasa lupa pa lang po siya. Nakita niya ang langit. Nakita niya po talaga na ang Panginoong Hesus nakaupo sa kanan ng Ama. Ganun po ka talaga, dito pa lang sa lupa ay atin ang maranasan niyan at kailangang maunawaan natin ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Kasi doing God's work must be done in His ways. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, I want you to understand this, itong ating series na pag-uusapan ngayon. Nais ko pong makita nyo po ano, saan tayo nakalugar. Kasi napakahalaga ang tamang, ang apat na lugar. Napakahalaga ito, tamang tao, sa tamang lugar. Kaya mahalaga din ang arka. Mahalaga rin yung ating kinaaniban kung saan tayo. Pero dapat nating maintindihan, ano ang mas mahalaga? Kaya lahat mahalaga, pero ano ang mas mahalaga? Kasi the enemy of the good or the stumbling block of the best is the good. The stumbling block of the best is the good. Hindi na puro evil. Kasi ang evil, talunan na yan eh. Si Satanas, talunan na yan. Ang isa sa pinakamatinding kailangan nating harapin ngayon ay ang ating ignorance. Ang ating pagiging inosente. Yung pagiging, alam nyo po, yung hindi po natin nakita, ang gusto talaga ng Diyos sa ating buhay mismo. Kaya si Stephen, nung makita niya ang langit bumukas, saan siya nakakita? Nasa lupa pa lang siya noon. Kaya to be in the Spirit is to be in heaven. And to be in heaven is to be in the Spirit. Kaya nga ang Spirit, hindi siya bound ng lugar. Kaya makikita nyo po, hindi siya bound ng distansya. At kaya nga naman, ang daming inabot sa DLS na ito, sa daily life sharing na ito, ang dami po talagang naporma ang buhay. Marami po talagang nasinop ang buhay. Marami po talaga na ang kanilang mga paglilingkod ay naitugma talaga sa tamang kalulugaran. Kaya napakahalaga ang tamang tao sa tamang lugar, sa tamang mensahe at sa tamang panahon. Yung word na tamang panahon means maturity. Yan po yun mga kapatid. Kaya manalangin tayo, hallelujah. Salamat Ama sa ngalan ni Jesus. Salamat po sa Espiritu mong banal na patuloy, na patuloy, na patuloy na nag-i-intercede sa amin sa gitna ng aming mga kahinaan. Salamat, O God, Holy Spirit. Salamat sa iyong patuloy na iyong pakikipag-usap, pakikipagliig sa amin. Salamat na patuloy mo pa rin kaming kakausapin pagkat ayaw naming ma-disqualified, Panginoon. Ayaw mo naming malayo sa iyo. Lord God, in the name of Jesus, we pray, Lord, that you will continue to reveal Jesus to us. I pray, Lord, hallelujah, na ipapahayag mo sa amin ang Kristong nabayubay sa krus at nabuhay na mag-uli para sa amin at ang Espiritu niya, Lord, aming panalangin ay manahan sa amin. Lord, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng ibayong lakas na mananagumpay kami sa labanan na ito, sa buhay na ito, labanan laban sa aming sarili at labanan laban sa mga taong nakapaligid sa amin, labanan laban against the ignorance. Lord, we pray that you will give us wisdom, knowledge, and understanding. Panginoon, hallelujah, in the name of Jesus. Oh, thank you, O God, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen at amen. Kaya napakahalaga yung patutuo kanina, no? Pansin nyo po, na antindi, no? Biro mo, akala niya, sapat naman ang nasa simbahan ako. Walang pinag-iba yan sa dating lumang simbahan, lumang church na amin dinadaluhan. Ay, busy naman kami, ay talagang nasa simbahan kami at tingin namin
garantiya na yon na parang nasa Diyos na kami. Antinding paniniwala yan, ano? Akala natin talaga, kaya maraming nakatira sa simbahan, puro rin mga ano eh. Di ko alam. Anong klase? Akala natin talaga, pag nasa loob ka ng grupo, nasa loob ka ng simbahan, okay na ako. Yun nga, laman nga rin ako ng simbahan eh. Antindi, nakakatawa talaga. Akala natin, na, ay nako Diyos ko mga kapatid, grabing kamangmangan yan. Grabe talaga. Pero wala po talaga pala akong encounter. Kagaya ng ating kapatid na ngayon na nagsalita, at tindi yung kanyang karanasan. Akala niya, born again church pa yun ha. Oo, nasa full gospel pa yun. Ibig sabihin ng full gospel, lahat talaga ng salita ng Diyos, italagang binubusisi yan. Old and New Testament, kaya nga tinawag na full gospel eh. Hindi poor gospel, P-O-O-R. No? Full gospel, hindi poor gospel. kaya mga kapatid, napakahalaga talaga na ongoing to, kaya nasa proseso talaga tayo. We are ongoing to perfection. Wag niyo po laging sabihin nobody's perfect. Wag niyo pong sabihin ganyan kasi nalilimitahan niyo ang Diyos sa buhay mo na gusto niyang ayusin ka, i-fix talaga ang soul and spirit mo para holistically magamit ka ng Panginoon. In all aspect, magamit ka ng Panginoon. Kaya dito makita nyo po na sa Hebrew chapter 5 verse 12, ang sabi po rito mga kapatid ay, for though by this time, you ought to be teachers. You ought to be teachers. You need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Verse 13, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. No, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age. That is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Senses exercise. Use have their senses exercise. Tingnan niyo po, napakahalaga ang senses na ma-exercise yan. Napakahalaga yung mga senses na yan, ma-practice yan. Sabi sa, yan ang version ng New King James. No? Kaya nga doon sa sinasabi ni Nicodemo, ikaw ba, walang makagagawa nito liban sa taong sinasamahan ng Diyos. Kasi mami si Nicodemo, analytically, and logically, si Nicodemo, di niya maintindihan kasi ito teachers of the law to. Isang gabi nagpunta siya sa Panginoong Isus para huwag siyang masita, para huwag siyang mapamali sa mata ng mga tao. Kaya isang gabi nagpunta siya sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga eh, no one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man. Who is in heaven? Who is in heaven? Hindi sinabing who is from heaven. Wow, hallelujah. No one has ascended to heaven. Kaya nga makikita nyo po, mga kapatid, kaya sinasabi niya, sabi ni Jesus, if I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Kung sa earthly pa lang, dito pa lang, ay nakikipag-wrestling ka na, anong aking sasabihin? Di lalo na kung magsasalita ako sa mga bagay na makalangit. O tingnan nyo po, napakahalaga po na maunawaan po natin, kaya ang Panginoong Isus nagsabi, he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. The Son of Man who is in heaven. Kaya nga to be in heaven is to be in the Spirit. To be in Spirit is to be in heaven. That's why I am telling you, brothers and sisters,
that Bible tells us and the Bible encourages us, you ought to be teachers. The Word of God is telling us that you need to be upgraded. Because, yes, we are not perfect because of our earthly body. Because of our humus. The word humus means dirt. Yung katawan na ito, from dirt, alam nyo po, dirt in a spirit, alam mo, yung spirit in a dirt suit, a spirit, kasi the word man means spirit being. The word man means spirit being. Kaya human, you means dirt, made out of dirt. And the word man means spirit. That's why God spoke to man, not God spoke to human. God spoke to your spirit. God is speaking to your spirit. God is talking to your spirit right now. And you ought to be teachers. You need to be upgraded. You ought to be. The word ought to be. The Bible tells us and encouraging us to be upgraded. And I tell you, you need to go out from your usual and your comfort zone right now. You need to come out from your comfort zone and go up. And go up, brothers and sisters, because of the practice, as the Bible said. Sabi niya, as the Bible said, but solid food belongs to those who are of full age. That is those who by reason of use their senses exercise to discern both good and evil. Use to exercise. Use have their senses. Exercise. Sa ibang version, mga kapatid, sa ibang version sa NASB, sa New American Version, the word that the Bible said in Hebrew chapter 5 verse 14, but solid food is for the mature. Solid food is for the mature. Who because of practice, sa New King James, use have their senses. Sa NASB, who because of practice, have their senses trained. Have their senses trained. Trained to what? Trained to discern good and evil. Trained to discern good and evil. And I want you to watch this series, brothers and sisters. I want you to watch this because I want you to come into this kind of message today. And dami na, a lot of believers today became unbelieving believer. Why? It's because of their ignorance. Because of immaturity. They had been long years in the ministry. But it doesn't guarantee. Because maturity is not based on how many years you are in the ministry. Maturity is based on our obedience, based in our experiential knowledge. That is what maturity that the Bible is talking about. And that's why I want you to come into that kind of revelation. I want you to see on that kind of revelation. Verse 13, for everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness. These people are already righteous. Ang mga taong ito already a righteous people. They receive Christ. They receive the Lord. But the problem is, they are not used to it. They are not accustomed to the word of righteousness. Because of what? Because their spirit is an infant. Because the spirit is not matured. That's why the Bible said, I want you to see this kind of message today. Because this is the message of the time. Lalo na, especially, we are now facing this pandemic. It's so essential. It's so badly needed
for you to grow. It is not a by chance. It is intentional. You need to intentionally, deliberately choose, brothers and sisters, to what? To meditate the Word of God, to allow somebody to speak directly to you, to let you know. That's why in 2 Peter chapter 1, verse 14, that I will still let you know, even you already know this. I will still let you know, I will still remind you, even you already know this. Not that you don't know, alam nyo to. May alam ka na, ang problema yung alam mo, you have already a knowledge. You are already knowledgeable of the Word of God. But the problem is, you don't have experience with what you know. That is the problem. You are not accustomed to the word of righteousness. Without you knowing, di mo alam, di kasi alam ng bata na bata siya. Ang alam niya nga, magaling siya. Ang alam niya, magaling siya. Naalala ko yung aking panganay. Kaya tingin niya, ang galing-galing niya na. Ang tingin niya, talaga matured na siya. Pero di niya alam, basang-basa ko yung ginagawa niya, na anak, di ka pa matured. Isip mo lang parang matured, pero ang gawa mo, di pa. Parang matured ka lang tingnan. Matured ka kung makipag-usap. Pero sa kalakaran, the way you behave, the way you act, is not, you are not there yet. And that's why you need to be what? You need to have somebody to speak directly to you para to remind you even you already know this. Ay, grabe. Kaya ikaw magagaling-galingan ka, ay ka, kapatid. Ang totoong church, the true church is fitted together, the true church is growing together, the true church is building one another, as Ephesians 2 said. As Apostle Paul said in Ephesians chapter 2, verse 19 to 22, it's all about fitted together, growing together, building one another, and you need to find somebody to speak directly to you, for we are on the stage of ongoing to. We are in that stage for ongoing to perfection. And that's why the Word of God, ang salita ng Diyos talaga, ay nagre-remind sa atin, solid food is for the mature. Oh yes, brothers and sisters. And that's why we need to. That's why the word full age means teleos. The word full age means full-grown son. Full-grown son. Full-grown. You lack nothing. Lacking nothing. For you are already complete in. Complete within you. Completion. For completion. Lacking nothing for completion. That's why that is the full age that the Bible is talking about. Solid po, the word mature or full age, full grown son, and the word maturity, no, the word maturity is the person who exercises their spiritual senses. He exercises it. He practices it day after day. He walk with it. He is walking with it. And they are growing. Growing to what? The word discern. Good and evil. Evil with good and evil means they are able to see through to the root. They are able to see to the love of God. They are able to see the true maturity. That is the true life. They can identify
what flows from Spirit of God and what flows from law. They understand kung ano ang batas. They understand kung ano ang galaw ng Spirit. They understand anong galaw ng utos. They understand between law and Spirit. They understand kung paano nilang timbangin. They understand the Holy Spirit direction and also they understand as the spirit of self-centeredness. Oh yes, that's why we need to understand that in this end time harvest. We need to see that in this end time harvest. And the word babe means without the power of speech. Without the power of speech. Babe means they are all just they are being driven by the wisdom of man, not the wisdom of God. The way they behave according to the wisdom of man. They behave as the Bible said in 1 Corinthians chapter 2. They behave not after the demonstration of the Holy Spirit. That's why they are called babe. That's why they need milk. Not a solid food. Because the moment you gave them a solid food, I tell you, you would be wrestling together with them every day. Lagi lang kayo mag-aaway, magtatalo. Kaya nga po mga kapatid, it's so essential. It's not by chance because it's so essential as far as maturity is in concern. Napakahalaga ito. It's intentional. Not by chance. Do not wait. Pahala ng Lord. Di pwede. Di ka pwedeng magsaming bahala na si Lord. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Yan ang mali mo. Yan ang malaki nating kasalanan. Na tanging Diyos lang ang nakakaalam. At di mo alam, ipinapaalam na ng Diyos sa iyo. Sabi ng Amos 3:7, na di siya gagawa ng anuman na di niya ipapaalam sa tao. Sabi ng Book of Haggai, isulat mo tao. Write the vision. Ipinapaalam sa iyo, kapatid. Ipinapasulat pa sa iyo. Kaya nga yung tinatawag na matured na mga tao na makadiscern ng good and evil, sila ay nakakatalos kung ano ang galing sa Espiritu ng Diyos at sila ang nakakatalos sa daloy mula sa gawa ng tao, mula sa kilos ng mula sa utos o batas. Alam din nila kung ano ang kilos tungkol sa galaw ng Espiritu at grasya ng Diyos. Nakaka-discern sila niyan. Alam nilang timbangin. Yan po ang mga matured. Hindi yan nagre-react basta-basta. Hindi yan nagpapatangay basta-basta. Bakit? Yan ang mga matured. Kaya nga po, they can identify what is of the Holy Spirit. They can identify what is the work of the Holy Spirit. They can identify the direction from the Word, the direction of the Word, and the direction of the Holy Spirit. They can identify what is from their self, what is from the self-centered message. Kaya nilang madiscern yan. Kaya napakahalaga mga kapatid, na maunawaan natin ang grasya ng Panginoon. Tingnan natin, Exodus chapter 14. Kung maalala niyo po, itong mga taong ito na kung saan ay pikang-pika na si Moses. Kaya sabi sa verse 13 ni Moses, but Moses said to the people, do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord which He will accomplish for you today. For the Egyptian whom you have seen today, you will never see them again forever.
For the Lord will fight for you while you keep silent. For the Lord will fight for you while you keep silent. Because these people keep on complaining to Moses. Keep on complaining to Moses, asking Moses, Moses, Moses. Why, Moses? Better, Moses, for us to serve the Egyptian than to die in the wilderness. In the wilderness. Kaya nga po, si Moses talaga, he said to the people, do not fear. The men, the matured people, can identify the flows from the Holy Spirit. They can identify what is the Holy Spirit direction. They can understand that. Kaya nga po, itong si Moses, sabi niya, the Lord will fight for you while you keep silent, sabi ng verse 14 ng Exodus 14. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Why are you crying out to me? That's why this is not by chance. Because certain area that you need to do your part. Kaya ang Diyos nagtanong kay Moses, bakit kayo iiyak-iyak sa akin? Bakit kayo talagang iiyak-iyak sa akin? Sabi ni ng Diyos kay Moses, tell the sons of Israel to go forward. Meron po tayong parte po talaga na kailangan nating hakbangan, na kailangan nating lakaran, na hindi po yun parte ng Panginoon, na ito yung parte natin para huwag tayong maging unbelieving believer. Parte po yun ng Panginoon. One time na sabihin sa ito, pero nung pagkatapos niyang sabihin, parte mo na ito tao, ikaw na ang lalakad, ikaw na ang magsasagawa niyan, ikaw na ang magtutupad niyan. Kaya sabi niya, tell the sons of Israel to go forward. Si Moses din ang magtataas ng kanyang tungkod. Si Moses din ang magtataas at mag-uunat ng kanyang kamay na kung saan iuunat niya sa dagat. At si Moses din ang lalakad din doon sa tinatawag na tuyong dagat, pulang dagat. Sila ang lalakad, hindi ang Diyos lalakad para sa kanila. Tingnan niyo po, napakahalaga na binigyan na tayo ng parte natin. Ibinigay talaga ang dominion dito sa earth. Binigay yan sa tao, mga kapatid, para ang tao ay talaga namang siya ang mag-exercise niya. Kaya nga, maturity ka para i-practice ng tao. Yung party niya, kaso lang, lagi tayong mga parang bata, lagi nating sinasabi, Lord, bahala ka. Kaya lumilipas na lang ang panahon. Lumilipas ang panahon, patanda ka man ang patanda din sa edad, physically, pero wala tayong pinagtandaan. Kaya lagi na lang tayong nahuhuli, lagi tayong nakukulelat, lagi tayong nauunahan ng mga unbeliever, lagi tayong nauunahan ng mga faithless, lagi tayong nauunahan ng walang pananampalataya. Tayong mananampalataya, huli na naman. Hulelat na naman. Kasi bakit mga kapatid? Ang dami po tayong dapat baguhin. Ang dami po tayong dapat i-align sa harapan ng Panginoon. Ang dami po tayong dapat ibalik sa pamamaraan ng Panginoon. Ibalik kasi doing God's work must be done in His ways. Kaya nga makita nyo po na kailangan nating malaman ang way ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, why are you crying out to me? Tell them to go forward. Gawin nila ang kanilang parte. Wala pa nga silang hinahakbangan. Di pa nga nila nilalakaran ang dapat lakaran. Pero nagre-reklamo na sila. Puro na sila pangamba. Puro na sila takot.
Kaya makikita niyo po mga kapatid, sa ating pong buhay pananampalataya, kailangan po maintindihan natin bilang mananampalataya kay Kristo Jesus na ating maintindihan ang ating buhay panalangin, na ating buhay pagfa-fasting, na ating maintindihan ang ating buhay pagbibigay galang, buhay pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ito po yung foundation kasi. Na yung foundation na yon ay ang Panginoong Jesus. At yung foundation na yon, dinadala tayo sa Panginoon para tayo ay maging katulad niya. Na sabi ng Hebrews 7 yan, kung paano siyang matuwid, tayo din ay kanyang pinapatuwid. He is blameless. Jesus is blameless. He wants you also to be blameless. Jesus is perfect. And He said, be perfect as He is, as your Father is perfect. Matthew 5:48. 1 John chapter 3, verse 2 to the following, be pure as your Father is pure, as He is pure. Walk also the same as He is pure. That's why we are ongoing to perfection. We are ongoing. We are in the process of going there. Mga kapatid, you need not to wait. It's intentional. You need to do it intentionally and you need to do it deliberately. To what? Deliberately do it what the will of God is telling you to do. That's why Jesus said, not my will, but your will be done. Where on earth? Where on earth? That's why your kingdom come. Your will be done. Where on earth? His will be done, not your will. Your will is so dangerous. But the will of God is full of life. The will of God is full of hope. The will of God is full of success. The will of God is abundance. That's why He said, not your will, but His will be done. Where on earth? Who is the carrier? Who is the recipient? You and me. God gave that to you and me. Let them rule. Let them have dominion. Ikaw ang binigyan niyan. You are entrusted by God. And that's why in 1 Corinthians chapter 3, verse 9, He said that we are, look at that. If you see this one in verse 9, He said, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. Look at that. You are God's field. You are God's building. And He said, according to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, He wants you to be also like Him, to be a wise master builder. That's why we are ongoing to perfection. Ongoing to that, we are going to be like Him. We are ongoing to be like Him. Kaya nga, mga kapatid, as a wise master builder, I laid, you are the one who laid that foundation and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. That's why there is a process. And the process is, verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ, our Lord. Mga kapatid, He is the basis of our foundation. He is the basis of our perfection. He became our righteousness. He is our righteousness, our redemption, our wisdom, our righteousness, our sanctification, and our redemption. In 1 Corinthians chapter 1, verse 30, that is Jesus. He said like that, that He is the only foundation. Wow, hallelujah. And we call that
principles, the foundation of Christ. The anointed one. Wow, hallelujah. Kaya as a believer in Christ, and us who are in union with Christ, those who are in union with Christ, you need to live the way that Jesus wants. That's why he said in Luke 6:36, be merciful as your Father is merciful. As your Father is merciful. Be perfect as your Father is perfect. We are all going on to that process. You have to be ready. You have to be ready, and you need to deliberately and intentionally stretch yourself when in terms of maturity, when in the context of maturity, you need to run after it. Run after it. Not walk after it. Run after it. Run as fast as you can. Pursue it as fast as you can. Wow, hallelujah. That's why that we are the sub, that we are that supports. We are that building. We are that foundation, a substructure. The meaning of the word foundation is substructure. That support a building. That is the meaning of foundation. Because we are the substructure that support a building. So, bilang isang foundation dyan, tayo yung tinatawag pag sinabing sub under, living under. Living under. We are that. We have the life living under the mighty hand of God. We have the life living under the mighty hand of Jesus Christ. After Christ-like character. That is the substructure that we are talking about. And that's why this kind of principles that God wants for us, that God wants for you and I, you need to rise up from it. You need to rise up for it. Hallelujah, you need to rise up from your problem and rise up for it. Go back to what God wants in your life. Go back to what God wants. Because that is the will of God in your life. That is the will of God in your life. You remember, brothers and sisters, we cannot live out yesterday's experience with God. We cannot live out. That yesterday's experiences, do not be get stuck with it. Panis na yon. Nakaraan na yon. We need to see what God wants today. We need to see what God wants for you in the future. Because ang tagumpay ay galing po sa pananatili, sa purpose and revelation sa Panginoon. Ang success ay sa pananatili, sa salita ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Yan ang foundation ng unang prinsipyo na yan. As Christ as our foundation. Di tayo pwedeng mabuhay sa ating nakaraang karanasan na magaganda. Kailangan tayo na makadiskobre sa galaw ng Panginoon at sa direction ng Panginoon, sapagkat ang tagumpay ay nanggagaling sa pananatili natin. Pananatili natin sa salita ng Panginoon. Naalala ko si Saul, mga kapatid. Naalala ko si Samuel at si Saul. Itong si Samuel ay talaga naman
Talaga naman itong si Saul ay talagang napakatigas ang ulo. Talaga naman itong si Saul ay talaga namang napaka, sa 1 Samuel chapter 16 verse 1, dahil si Saul ay napaka hard-headed. Mga kapatid, now the Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul? Since I have rejected him from being king over Israel. Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse, the Bethlehemite, for I have selected a king for myself among his sons. Huwag kang matenga sa success ng iyong nakaraan. Huwag kang matenga. We cannot leave out your yesterday's experiences. Ang experience ni Samuel kay Saul na siya ang unang inanoint as king. But it doesn't stop there. That's why God is asking. God was asking to Samuel, how long will you grieve over Saul? You need to flow with the flows of God. Kailangan po tayong dumaloy sa daloy ng salita ng Diyos. Ang unang foundation ay si Kristo Jesus. Pangalawa, kailangan tayong dumaloy sa daloy ng panahon ng Diyos. Dumaloy ka sa panahon na daloy ng Panginoon. Fill your horn with oil and I will send you to Jesse, the Bethlehemite, for I have selected a king for myself among his sons. Huwag kang lulungkot-lungkot yan, Samuel. Huwag kang lulungkot-lungkot. Kumbaga, kung mapapanbabantayan mo, I have rejected him. How long will you grieve over Saul? Yan ang tanong ng Diyos kay Samuel. Kasi hinayang na hinayang si Samuel sa ginagawa ng Diyos sa buhay ni Saul. Pero hindi siya pwedeng matenga sa karanasan niya sa Diyos kasama ni Saul. Huwag kang matenga sa karanasan mo dati sa iyong ministry. Huwag kang matenga. Kailangan mong dumaloy sa panahon ng daloy ng Diyos. Kailangan mong maging sensitive sa panahon ng daloy ng Diyos. Si Samuel hindi exempted. Kailangan dumaloy siya sa mga salita ng Diyos. Kailangan siyang pumasok, tumaloob sa salita ng Diyos. Kailangan siyang, ay nako, kapatid, ikaw din at ako. Ikaw din at ako. You have to go back. Go back. Go back with what God wants. Fill your horn with oil. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na ikaw ka ngayon na ikaw nakikinig. We are on going to perfection. We are on going to that kind of position in life. To be like Him. To be like Christ. To have a Christ-like character while here on earth. That is the greatest thing, the greatest purpose that God wants. He wants you to be like Him. Because the word humus, the word human, the word etsu, the word you means dirt, and the word man means spirit being. That's why God used to speak to men, not to human. The word man is not gender. The word man is a spirit. That's why ang spirit walang gender. Ang may gender, yung humus, yung gender ay yung katawan. Pero ang spirit mo walang gender. Kaya tinawag ka anak ng Diyos. Hallelujah. Whew, napakatindi to. Kaya sabi, makikita nyo po na di ka pwedeng matenga. Na di ka pwedeng matenga. Kaya nga sa edad na 40 si Saul. No? Yan ay tao. Nung nag-edad ng 40 si Saul. Nung mamatay na si Samuel. Makikita nyo po na di na nakakarinig si Saul ng salita ng Panginoon. Di na nakakarinig ng salita ng Diyos. Sabi ng 1 Samuel 28 verse 7,
Then Saul said to his servant, seek for me a woman who is a medium that I may go to her and may I may go to her and inquire over and his servant said to him, behold, there is a woman who is a medium at Endor. Si Saul nag-disguise by putting on other clothes and went he and two men with him and they came to the woman by night and he said, conjure up for me, please, and bring up for me whom I shall name to you. But the woman said to him, behold, you know what Saul has done, how he has cut off those who are mediums and spiritists from the land. Why are you then laying a snare for my life to bring about my death? Tingnan niyo po. Dahil hindi na ho nakakarinig, naganap na lang siya ng spiritista. Yan ang tao, pag di na nakarinig sa Diyos, kung sino-sino na ang kinukonsulta. Kung saan-saan ang kumukonsulta. Ang malaking pagkakaiba nila kay Moses. Si Moses sa edad na 80, na ito yung tao ngayon. Ang itsura ni Saul during sa kanyang edad na 40, ay siya yung tao ng mga ating nakaraan na wala pong tainga sa Diyos. Pero si Moses na edad na 80 ay isa sa halimbawa ng mga tao ngayon na nakaririnig sa Diyos, na nakapagbubuo pa ng next generation. Kaya huwag mong iyakan ang iyong experiences kahapon. Para Lord, sana katulad ng dati. Wala na hong katulad ng dati. Kaya nga, ang pakikinig sa Diyos, pangatlo, ang pakikinig sa Diyos ay pamimili yan. Mamili ka. Mamili ka kung makikinig ka ba sa tao o makikinig ka sa Diyos. Mamimili ka, kapatid. Saan ka makikinig? Sa tao o sa Diyos? Kaya napakahalaga kung saan ka nakikinig. Sino ang pinakikinggan mo? Kaya sabi ko sa inyo kanina na ang unang basehan, may tamang tao ibibigay sa buhay mo. Pangalawa, may tamang mensahe na ibibigay sa ang Diyos sa buhay mo. Pangatlo, may tamang panahon na ibibigay ang Diyos sa iyong buhay. Pang-apat, may tamang lugar ka talagang dapat madoon ilalathala mo ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga dinala si Moses sa Egypt. May lugar ho. Napakahalaga niyan. O ngayon, si Saul, sa edad na 40, bata nga siya, pero siya ang larawan ng mga tao na kung saan sila ang larawan ng mga tao ng nakaraan, ngunit hindi na nakakarinig sa Diyos. Kaya sabi ni Samuel ng Diyos kay Samuel, ha, gaano ka ba katagal na lagi ka na lang iiyak kay Saul? Siya ang larawan ng kahapon na walang tainga sa akin. Alam niyo po, ang kahapon wala na hong magagawa yan. Ang kahapon ay good as dead spot. Believe me. Kaya pag di mo naintindihan yan, yung ongoing to perfection na yan, ikaw lagi napapag-iwanan, ikaw lagi kang ganyan. Kasi bakit? Bakit? Kasi kay ikaw ay laging nagpipiesta kung ano ang kahapon. Hoy, di tayo pwedeng magpiesta sa ginawa ng tao kahapon. Kaya it's extremely a dead spot. Kailangan tayong magpesta kung anong ginagawa ng Diyos ngayon. Maging ready ka, maging handa ka, wag kang lalamya-lamya. It's not by chance, it's intentional because it's so essential for you and me to grow. You ought to be teachers. Kailangan lumago ang iyong spirito. Kailangan umangat ang iyong spirito. Kailangan intentionally, deliberately, you have to choose it. Because ang makinig sa Diyos, pamimili yan. Mamili ka talaga. Maniwala ka sa akin. Mamili ka ng lugar. Alam mo, naalala mo, si Jacob, truly this place is an awesome place. Namili si Jacob na humiwalay sa pamilya niya. Na single out siya.
Kasi nanganganib ang buhay niya. So kailangan intentionally lumabas siya sa pamilya niya kahit di tingin niya di niya pa kaya. Kailangan intentionally lumakinig siya sa nanay niya, umalis ka na dahil nanganganib ang buhay mo, kailangan mong umalis. So na single out si Jacob. So kailangan siyang mamili. Kung magstay siya, patay naman siya o aalis siya na mabubuhay siya. Hearing God is a choice. Alam mo po, mga kapatid, kaya mapapansin nyo po, ang dami po talagang talunan. Simple lang. Kaya maraming talunan ang foundation kung saan sila nila pinaghuhugot. Mas paniniwalaan ang salita ng tao kaysa paniwalaan ang salita ng Diyos. Yan ang problema natin. Ang bilis tayong maniwala kay sabi-sabi, kay daw-daw, kay pala-palagay, kay haka-haka, kay kuro-kuro, kay baka sakali, kay oo nga. Ang bilis nating maniwala kaysa maniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos na pinababantayan sa iyong salita ng Diyos. Kaya ang foundation is a person of our Lord Jesus Christ. Kaya pangalawa, ang success mo ay galing sa pananatili mo sa daloy ng salita ng Diyos, sa purpose ng Diyos sa iyo, sa kapahayagan ng Diyos sa iyo, sabi ng Matthew 4:4. Di lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita niya. Ayagan mo lang ang salita niya, bigyan mo siya ng mataas na final say, bigyan mo siya ng highest authority. I am telling you, gagana talaga ang buhay ni Jesus sa iyong buhay. Gagana talaga. Kaya sinasabi ng Diyos kay Samuel, how long will you mourn for Saul? Hanggang kailan ka na nag-uumiyak, nagkukumahog, habulin ang iyong kahapong karanasan? Yan po ang meaning niyan. E tingnan mo si Saul, pumasok na lang kung saan-saan nakikinig. Kasi why? Ni-reject niya na ang tamang salita, tamang tao na nagsasalita sa buhay niya na si Samuel. At nang mamatay si Samuel, maniwala ka, itong taong ito naganap ng ibang medium, naganap ng ibang mga masusulingan, naghahanap ng ibang mahuhugutan. Imagine ganyan ang tao pag hindi na stable, kung saan-saan na naghahanap dahil sa takot nila. Mag-isip ka, mga kapatid. E tingnan mo si Moses. Si Moses ang larawan ng panahon ng mga tao ng panahon ngayon. Siya yung tao na 80 years old, still nakakarinig sa tinig ng Diyos at nakapagbuo pa ng mga henerasyon na dumating. Nadala niya sa lupang pangako ang mga bagong henerasyon. Yung 20 pataas na mga reklamador na matay na lang doon sa wilderness. Ayaw mong mamatay sa wilderness, then panahon ng lumago. At pangatlo, ang pakikinig sa Diyos ay pamimili yan. Makinig ka sa Diyos, pamimili yan. Mamili ka talaga. Na walang makatutulong sa'yo pag di mo pinili ang salita ng Diyos. Di mo pinili ang pinapagawa ng Diyos. Itong daily life sharing na to ay nagsasalita sa buhay mo ngayon. And I do believe ito ang salita ng panahon para sabihin sa'yo na ako ang Kristong nabuhay na mag-uli. At kapag nananahan ako sa iyo, babangon ka, ibabangon ka ng espiritong bumangon sa akin mula sa mga patay, sabi ng Panginoong Hesus sa pamagitan ni Apostol Pablo. Wow, grabe to. Tindi niyan. Abangan mo to sa Huwebes. Dudugtungan ko pa ito sa Huwebes. Ongoing to perfection. Wow, hallelujah. Brothers and sisters, manalangin tayo. Oh God, I pray Lord na pagpalain mo ang aking kapatid na nakikinig sa oras na ito, abutin mo po siya. Bigyan mo po siya ng kaunawaan, bukas na kaisipan, understanding Lord,
na ang mga salita mo, Panginoong Jesus, ay aming bigyan ng mataas na diin at tangkilikin sa buhay namin. Salamat po sa mga salita mo, Lord. Salamat po sa buhay ng mga salita mo. At purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.